media. Ang iyong pong lingkod ay isang broadcaster sa radyo, sa DWDD. Ang ating pong programa ay Bantay OFW na inyong pong mapapakinggan at mapapanood tuwing Biyernes ng hapon. At gayon din po, tayo rin po ay co-host ni General Jerry Samudio sa programa naman pong DWDD Up Up Pilipinas. Bukod pa po dyan, tayo rin po ay nagsusulat sa kolum sa dyaryo, yung pong titulong Ako OFW. Kung mapapansin po ninyo, ang media na ginagamit po natin o ang media nilalabasan natin ay ginagamit natin para sa kapakanan at karapatan ng ating mga OFW. Dahil sa media na ito, dito po natin inilalantad ang bawat sumbong, bawat reklamo ng ating mga OFW. Bukod pa po dyan, sinabi ko nga po, noong 1993 tayo po ay naging isang OFW. Umuwi po lamang ako ng Pilipinas noong 2018 dahil po tayo ay inappoint ng ating Pangulo bilang kinatawan ng mga OFW sa OWA. Na-appoint po tayong miyembro ng Board of Trustees ng OWA. At yan. At dahil po sa ating appointment na yan, noong tayo po ay nagsimulang maglingkod bilang Board of Trustee, ang unang-unang programa o proyekto na ating isinulong ay ang proyektong hiniling ng bawat OFW. Ito po yung proyekto na noong tayo ay nasa ibang bansa, ito yung laging reklamo nating mga OFW, ang pangkabuhayan. Kung kaya nga po, ang unang proyekto na ating isinulong ay ang tinatawag na OWA Tulong Puso. Sino po nakakaalam ng OWA Tulong Puso? Ayan, may ilan-iilan pa lamang. Pero para sa kaalaman at kapakanan ng ating mga ibang naririto ngayon, ang OWA Tulong Puso ay ang paglalaan ng kalahating bilyon o 500 million pesos para ibigay na puhunan para sa ating mga OFW, mga dating OFW, mga kahit na undocumented na OFW, na ang tanging gagawin lang ay magsama-sama, magkaisa at magtiwala lamang ay magkakaroon ng puhunan mula 150,000 pesos hanggang 1 milyong piso. Ito po ay ating isinulong. Kaya makailan ay nagkaroon ito ng ribbon cutting dito sa Kabuyao. Yung isang ating chapter ng Ako OFW ay naaprubahan yung kanilang 1 million pesos. Iba pang programa o release sa ibang lugar, sa ibang probinsya, inapuntahan din natin at nag-ribbon cutting po tayo. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay nagsusulong o bakit tayo ay pumapasok, sumusubok na sa pakalit itong party list. Dahil ang mga magagandang proyekto, katulad ng OWA Tulong Puso, alam niyo po yung proyekto yan o programa na yan, sa oras na magpalit ng administrasyon, magpalit ng presidente, yan po ay mawawala kung hindi pagpapatuloy o hindi paninindigan. Kaya nga isinusulong natin ang lahat ng programa na magkakaroon ng magandang epekto, makakatulong sa ating mga OFW ay isa sa batas po natin. Alam niyo po, tayong mga OFW, tatatlo lang ang tanging hangarin natin kung bakit tayo nag-a-abroad. Una, mapag-aral ang ating mga anak. Ikalawa, magkaroon ng munting hanap buhay. At ang ikatlo, magkaroon ng sariling bahay. Itong mga pangarap na ito, na akala mo'y napakadali, pero alam niyo po ba na napakaraming mga OFW na papahamak dahil lamang sa tatlong pangarap na ito. Ngayon, maaring ilan sa inyo ay hindi OFW. Sino po ba dito ang hindi OFW? Walang kamag-anak na OFW. Ayan. Taas niyo po yung mga hindi OFW. Hindi naging OFW. Maaring ngayon, hindi kayo nakaka-relate sa aming sinasabi. Maaring ngayon, hindi niyo nararamdaman yung aming hinanakit, yung damdamin namin. Di alam sinasabi ninyo, hindi naman kayo OFW. Ito po, tatandaan po ninyo. Hanggat kayo ay nangangarap ng magandang kinabukasan ng inyong anak, hanggat kayo ay nangangarap ng inyong anak ay maging isang kolehiyo, maging profesional, tandaan po ninyo, balang araw, ang inyong anak ay potensyal na maging isang OFW. Habang kayo'y nangangarap para sa kanilang magandang kinabukasan, tandaan po ninyo, ngayon ninyo simulan kung paano ninyong poproteksyonan ang inyong mga anak na sa pagdating ng araw ay magiging isang OFW.
Hindi sapat na dahilan na sila ay isang edukado o kolehiyo o profesional. Alam niyo po ba, 7 nurses dyan sa Saudi Arabia ang kasalukuyang tinutulungan ng AKoOFW. 7 nurses na walang hinangad kundi makatulong sa kanilang pamilya, makapagtrabaho, mapag-aral ang kanilang anak. 7 nurses na nakaisang mga profesional, graduate, edukado. 7 nakakulong sa Riyadh, Saudi Arabia, tinutulungan ng AKoOFW. Kaya sinasabi ko na po sa inyo, hindi sapat na kayo ay nanganganap lamang para sa kagandahan ng edukasyon. Hindi kayo dapat nanganganap lamang na mapagtapos ang inyong mga anak. Ngayon ang simula kung kailan tayo simulan yung proteksyonan, pangalagaan ang inyong anak na posibleng maging mga OFW. Naririto ang AKoOFW. Sasamahan po natin kayo. Isasabatas natin ang lahat ng mga beneficio programa na nararapat at kinakailangan ng mga OFW. Ang aming mga sinasabi, hindi katang-isip. Ang aming mga sinasabi, hindi kwentong barbero o basta naisipan lamang namin. Ang aming sinasabi at isinusulog ay base sa karanasang amin mismo na natunghayan. Ang inyong pong lingkod, ilang beses nang nakatunghay, nakapunta sa ospital, kung saan isang OFW, pinuntahan ko at inaabutan pa sa ospital, dumudugo ang ari dahil itinakbo sa ospital, dahil nilampastangan ni rape. Ilang OFW ang aking natagpuan at pinuntahan sa ospital dahil binugbog, putok ang ulo, nagdurugo ang mukha, putok ang mga pasapasa ang katawan. Ang aming kwento ay base sa karanasan, base sa aming nakita, base sa aming natunghayan. Kaya nga po, isinusulong natin ang kapakanan ng bawat OFW. Isulong po natin ang pagkakaroon ng OFW Hospital. Bakit natin isinusulong ang OFW Hospital? Maraming nagsasabi, masyado naman kayo nagpapa-importante yata porque kayo tinatawag na bagong bayani. Isinusulong natin ang pagkakaroon ng OFW Hospital Ward sa lahat ng regional at provincial hospital sa simpleng kadahilanan po lamang. Una, sa 2 taon na kontrata ng ating mga OFW, 2 taon na hindi nila makikita ang ating bansa, 2 taon hindi nila madadalaw ang ating mga barangay health center at ang mga ospital, 2 taong malayo sila sa Pilipinas. Kung kaya, hindi naman siguro kalabisan sa oras ng kanilang pag-uwi sa Pilipinas, sa kanilang pagdating at pangangailangan medikal, huwag naman sanang ipagkakait ang serbisyo medikal at prioridad para sa mga OFW. Isusulong po natin at isa sa batas ang pagkakaroon ng OFW pension plan. OFW pension plan, sinasabi po natin, napaka-importante. Napaka-importante sa bawat sa OFW. 3 nga lang ang sinabi nating dahilan. Ang pagkakaroon ng mapag-aral ng mga anak, magkaroon ng hanap buhay, magkaroon ng haaan ng sariling bahay. Malimit ang ating mga OFW. Hindi naaalala ang para sa kanilang sarili, nakakaligtaan ang kanilang proteksyon. Marami sa ating mga OFW umuwi, nagre-retiro dito sa ating bansa. Pagdating na narito na, nangangailangan na ng maintenance medicine, wala nang napaghuhugutan, wala nang napaghihinga dahil sila ang breadwinner. OFW pension plan. Ang pondo ng OWA ay hindi dapat para sa welfare lamang. Hindi dapat para lamang sa mga sinasampal, sa mga ginugulpe, sa mga nare-rape at sa mga namamatay. Hindi dapat na para sa kanila lamang ang pondong ito. Dapat ang pondo ng OWA ay para sa lahat ng mga OFW. Yung inyong mga anak na magiging kolehiyo, na magiging profesional, ito ang makikinabang. Tandaan po ninyo, kinakailangan ng OFW ang pagkakaroon ng OFW pension plan dahil ito ang magsisilbing proteksyon para sa kanilang sarili sa pagdating ng araw ng kanilang pangangailangan. Isinusulong din natin, nabanggit kanina, yung OFW Advisory Council. Wala na po kasing kalye sa bawat barangay, sa bawat munisipyo at bawat probinsya na walang OFW. Halos lahat ng lugar ay may OFW. Pero tignan po ninyo, ang ating sektor ng OFW, minsan ay hindi napapatawag ang concern natin, hindi na pag-uusapan sa bawat resolusyon ng mga barangay ang ating mga concerns. Mabuti na nga lang dito si Kapitan Alan Franza. Alam niyo po ba, inisip po niya magbuo ng organisasyon ng mga OFW kung kaya nga inilagay niya po sa atin bilang presidente ng AKoOFW Old Balara Chapter si Chris Franza.
pangalan, pero paano naman ang ilang mga barangay na walang pagmamalasakit sa mga OFW? Ang pagkakaroon ng illegal recruitment, ang human trafficking, yan po ay nagaganap sa barangay level. Yan po ay nagaganap hindi sa national level. Sa mga barangay po ginagawa ang recruitment nitong nakaraan. Tayong mga OFW yung nagre-reklamo. Paano nalaman natin na kapag sinabi natin sa barangay na tayo OFW, wala tayong ayuda? Tama po ba? Hindi tayo sinasama sa ayuda. Bakit? Dahil hindi po nila tayo naririnig. Dahil wala po tayong representasyon sa ating barangay. Kung kaya, isusulong natin at isasabatas ang pagkakaroon ng OFW Advisory Council sa bawat barangay, sa bawat munisipyo at probinsya sa buong Pilipinas. Isasabatas ang pagkakaroon ng OFW Pabahay Program. Pinanggit ko na nga kanina, tatlong pangarap. At ang isa dyan, yung sa tatlong pangarap na yan, ang malimit na hindi nakakamtan. Dahil nga ang iniisip natin, hayaan muna natin mapagtapos ang ating mga anak, makagraduate ang ating mga anak, magkaroon lang ng konting hanap buhay. Pero pagdating sa Pilipinas, saka mo lang marirealize, wala ka nga palang naitayong bahay. Ang mga sasabi mo nilang, anak, bahala ka na. Ikaw ngayon ang professional, ipagpagawa mo nilang kami ng bahay ng iyong ina. Pero hindi dapat tayo humahantong sa ganyan. Hindi tayo dapat humahantong sa parang panghihingi na lamang ng ganang para sa atin. Dapat, kung ang ating gobyerno ay naglalaan ng pondo para sa pagkakaroon ng housing program para sa mga kawani ng ating gobyerno, para sa mga informal settlers ng ating gobyerno, dapat din naman magkaroon din tayo ng mga karapatan, mabigyan ng pagkakataon ang bawat OFW, pamilyang OFW, na magkaroon ng sariling bahay. Hindi naman natin ito hinihingi. Maaring totoo na ito'y may malaking gastusin. Payag naman tayo. Payag naman tayo magbulog ng ating bahay para lang magkaroon tayo ng sariling tahanan. Ang tanging hinihiling po natin, dapat ito ay maging pre-approved. Dapat ito ay laging nakahanda sa oras na ikaw ay nagpakita ng mga dokumentong ikaw ay isang OFW. Dapat ito ay pre-approved na upang sa ganun mapakinabangan na ng pamilyang OFW. Kung kaya nga po, isinusulong natin kung ang PWD, ang solo parents at ang mga senior citizen ay nakakatanggap ng mga discount benefits, dapat tayong mga OFW, pamilya ng OFW ay dapat bigyan din ng pagkakataon, masabi man lamang na ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan ay talagang nagbibigay halaga sa ating mga OFW. Ito po ay ating isasabatas. Ito po ay ating isusulong. Maniwala po kayo, darating ang panahon. Sa susunod na pagkakataon, maaaring sa 2023, ilalaban po talaga natin ng gusto at magiging maganap na batas ang pagkakaroon ng OFW discount benefits sa lahat ng OFW at pamilya ng OFW. Ito ay ilan lamang sa mga bagay na ating isusulong. Ito ay ilan lamang sa mga bagay na ating sasabatas. Malaki po ang utang ng loob ng ako OFW sa inyong lahat. Lahat na nagtaguyod. Alam niyo po ba na ang ako OFW na nagsimula lamang bilang isang napakaliit na organisasyon sa bansang Kuwait na ang tanging layunin lamang ay tulungan sumaklolo sa mga OFW, ngayon ay naging isang global organization. Kayo po ang nagpalaki sa amin. Kayo po ang nagpaunlad sa ako OFW. Bilang ganti, kami naman po ang maglilingkod sa inyo. Sa darating na mga oras, sa darating na mga araw, sa buwan ng mga darating, tayo po ay babalik at mag-uusap muli. Diyan po ay kami ay talagang sobrang maninigluhod sa inyo. Hindi po kami hihingi ng suporta sa inyo. Hindi po namin hihingin ang inyong suporta. Dahil ang amin pong gusto ay utangin ang inyong suporta. Uutangin namin ang inyong pagtitiwala upang sa ganon, mabigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagbayad ng tamang serbisyo. Sa tamang panahon, babayaran po namin kayo ng serbisyo inyong pinahalagahan. Please, kami po ay nagsisikap lamang dahil ang tanging hangarin po lamang namin, maniwala man kayo at sa hindi. Sa harap ng Diyos at sa tao,
kami po'y nanunumpa na talagang ang hangarin ay maglingkod po lamang para sa makapakanan ng ating mga OFW. Damang-dama po namin ang bawat hirap at sakit ng bawat OFW dahil kami po mismo sa AKoOFW ay mga tunay na OFW. Kami po mismo ang nakasaksi sa lahat ng paghihirap, sa lahat ng sakit ng mga OFW. Kaya mga kababayan, inuulit po namin, kami po sa AKoOFW, tayo sa AKoOFW, ay dapat na magkaisa, magsama-sama. Ang AKoOFW ay partido po ninyo. Ang AKoOFW ay partido ng bawat Pilipino. Ito ay partido na binubuo ng mga tunay na OFW na may pusong OFW. Magsama-sama po tayo, mananalo po tayo. Maraming